Now, all these stories belong to you. They have a name. Ang feng shui ay isang kahangahangang pamaraan upang mapabuti ang balanse ng enerhiya sa iyong tahanan habang lumilikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan, katahimikan at kasaganahan. Ang kusina ay isa sa tatlong pinakamahalagang lugar ng iyong tahanan, kaya mahalaga na tiyakin ang lakas ng chi energy na dumadaloy at masagana. Ang iyong kusina ay dapat gawing mas madali ang iyong buhay habang nagpapadala ng isang mensahe ng kalusugan at kasaganahan. Kailangan itong maging madali upang gumawa ng mga pagkain, madaling linisin at higit sa lahat, kailangan itong maging pampagana. Narito ang 10 madaling hakbang sa feng shui sa iyong kusina at gawing malusog na puso ng iyong tahanan. Kung first time mo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Una, kumuha ng positive chi energy sa pamamagitan ng pagsusuri ng lahat ng appliances o gamit na gumagana. Ifungsoy ang iyong kusina sa pamamagitan ng pag-aayos na kung ano ang mga nasira. Suruin ang mga pinto na malayang nasasarado. Palitan ang mga natuklap na mangkok at patalasin ang iyong mga kutsilyo. Sa feng shui, ang mga ito ay mahalagang mga hakbang. Walang sino man ang gustong mapansin ng mga bisita mo ang isang bagay sa kanilang bahay na hindi gumagana. Kaya sikapin at tignan ang mga detalye upang maipakita sa kanila na mahalaga sa iyong mga bagay na pagmamay-ari mo. Pangalawa, linisin ang lahat, inside and out, kabilang dito ang drawers at cabinets, appliances, walls at counters. Ifungsoy ang iyong kusina sa pamamagitan sa pagbibigay sa sahig ng isang mahusay na scrub. Alisin ang lahat ng laman ng mga cabinets. Mas madaling makita kung ano ang kailangan ma-rearrange kapag meron kang mga walang laman na estante at cabinet upang mailarawan ang pagiging organisado. Pangatlo, kilalanin ang kahalagahan ng iyong stove. Ang iyong kalan ay isang malakas na simbolo ng feng shui ng kayamanan. Ang centerpiece na ito ay ang puso ng iyong bahay at dapat nataratuhin ng may partikular na paggalang. Panatilihing malinis ito at gamitin ang lahat ng mga burner upang gumuhit ng mas positibong chi energy sa iyong bahay. Pang-apat, suriin kung ano ang totoong kailangan na gagamitin mo. Hinihiling ng feng shui na panatilihin mo lamang kung ano ang iyong ginagamit, kailangan o gusto lamang. Habang inaalis mo ang mga bagay mula sa cabinet at drawer, tanungin ang iyong sarili kapag ginagamit mo ang mga ito. Kung nais mong panatilihin ang isang item na bihira mong gamitin, isaalang-alang ang isang malalim na imbakan o gumawa ng kwarto para sa mga ito sa isang mas mataas na shelf. Panglima, i-clear ang counter. Maraming mga kasangkapan at iba pang mga gamit na bihira ang tumagal at permanente sa mga counter na pumipigil sa iyo na magkaroon ng espasyo na kailangan mo sa maginhawang pagtatrabaho. Ifungsoy ang iyong kusina sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat. Punasan ang mga ibabaw at palitan lamang ang mga bagay na ginagamit mo sa araw-araw. Pang-anim, pagsamasamahin ang pare-pareho, pag-uri-uriin mo ang laman ng iyong mga kabinet. Gawing mas madalas ang iyong buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay na sama-sama. Halimbawa, maghiwalay ng matamis na pampalasa mula sa mapait na lasa at mag-imbak ng mga filter ng kape malapit sa iyong mga coffee mugs. Pang-pito, ayusin ang mga estante upang i-maximize ang storage space. Habang inilalagay mo ang mga bagay sa cabinet, ihiwalay ang mataas na mga item mula sa mas maigli at ayusin ang iyong shelf height ng naaayon. Gumamit ng mga tagapaglaan ng estante, tulad ng mga tray at mga estante ng stocking. Hindi sila nakakahalaga ng malaki at maaari nilang baguhin ang iyong buhay. Pang-8, ibalanse ang mga elemento. Naglalaman ang iyong kusina ng 4-5 sangkap ng feng shui. Apoy, tubig, metal at taigdig. Ang elemento na karaniwang nawawala ay wood. Maaaring dalhin sa isang mangkok ng prutas o isang maliit na halaman o kahit isang larawan ng isa sa mga ito. Kapag ang mga elemento ay balanse, ang sagana ay mararamdaman mo. Pang-9, magdagdag ng mga artwork, ng kasaganahan at mabuting kalusugan. Ang kasaganahan ay nangangahulugan ng iba't ibang mga bagay sa iba't ibang tao. Maaaring pagkain, kayamanan o pamilya. Kaya pumili ng isang bagay na maaliw ka sa bawat oras na tumingin ka dito. Pang-10, gumamit ng mga salamin upang lumikha ng higit na kayamanan. Dahil ang burner ng kalan ay sumasagisag sa kayamanan,
Karamihin ang epekto nito sa pamamagitan ng paglalagay ng salamin sa likod ng kalan upang ipakita ang mga burner. Ang mirror na ito ay sumasalamin din sa aktibidad sa likod mo. Inilalagay ka sa posisyon ng command habang nagluluto ka. Ikaw kapakbet, alin sa 10 ang wala sa kusina mo ngayon? I-comment mo yan sa ibaba. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutan magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.